Hello guys! Welcome back ulit sa aming channel. So ako ulit yung inyong mapapanood dahil yung Mrs. Chris busy. Busy siya sa pagbuhat-buhat. O yun. Ayan si aming baby. Pag mo pinakita, hindi ako nangyayon. Okay, hindi ako siya nangyayon. So ngayon, ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga naging experience ko nung nagli-labor pa lang yung misis ko. Una, nakakatakot kasi, diba yung mga babae, bigla na nagdudugo. Hindi ko alam kung anong gagawin. Siyempre, tinawag ko agad si mama. Hindi naman mawawala sa pagiging asawa yung kakabang. Siyempre, baka mamaya, mapano yung mag-ina mo. Ganun ba? O di ba? Ramdam niyo rin 'yon mga asawang lalaki diyan, no? Mga daddies. And then nung nagle-labor na siya, nung dinala na namin siya sa hospital and pina-admit kaagad. Ha? Tama, di ba? Pina-admit na kami. Inadmit na siya. Kasi 2 cm na medyo malayo kasi pagpauwiin pa kami. So sabi, dinala pala namin siya sa hospital 8 a.m. ng November 10. 8 a.m. ng November 10. So dinala namin siya, nakarating kami doon mga usually 8:30 or 9. Then nung siniem siya, sabi ng doktor nung OB niya is 2 cm pa lang daw. 2 cm, and expectation nila tomorrow pa mga madaling araw 3 a.m. ganun sabi ng doktor. Kaya pero pina-admit na rin kami kagad kasi malayo nga. So yun na nung pagka-admit sa amin yung asawa ko si Rebby, hindi na maipinta yung mukha. Yung umiilab yung tiyan niya, yung umiilab, nananakit. Nagkasugat pa nga ako dun sa paglilabor niya eh. Sa may dito. Dito yung pagkagat niya sa akin kasi sobrang sakit daw. Yung parang hinahati yung katawan niya. Yung pala si baby na pala yun, lumalangoy-langoy na pababa. Si baby. And then nung after noon, no time to time siya chine-check si CM ng nurse doon sa Solier. Dito sa Isabela lang naman ganun. Time to time nung chine-check ulit siya, nag 4 cm na agad siya. 4 cm. And then sabi ng nurse, matagal pa daw yun. Abutin pa na daw ng madaling araw. So, pinapatulog muna siya. Ito namang asawa ko, hindi matulog sa sobra sakit. Kasi pahilab-hilab yung nawawala, biglang babalik. Yun. Tapos nung may nurse ulit na dumating, sinem ulit siya. Sabi, 4 pa lang din daw. 4 ulit. So, ako, sabi ko, baka madaling araw nga. O yun nga, pagka ano na, maya-maya, kasi time to time talaga nag-check siya. May bumibisita na nurse. So, siniem ulit siya, tinanong muna siya kung masakit, kung ano nararamdaman. Sinabi namin na sobrang sakit na nung ano niya, ng tiyan niya, humihilag. So, siniem ulit siya. E di sabi, nadagdagan na yung CM niya, mga 6 na ata, di ba? Nag 6 na siya. Mga anong oras na yon? Mga 3. 3 p.m. Nung araw na din na yon. And then, maya-maya, narinig ko sa labas nung pumunta ko sa labi, sabi, yung 6 na yon, pwede 50-50 pa yon. Madaling araw pa raw yun, sabi nung isang nurse doon. Matagal pa. Sabi rin naman ng iba, gano'n. Matagal daw talaga.
Tapos nung maya-maya, biglang hindi ko na maano yung asawa ko, dire-diretso na yung sakit niya. Yung pati ako natataranta na, gusto ko nang himatayin sa loob. Syempre, gusto ko kung ano-ano na kasi sinasabi ng asawa ko, umiiyak na. Kaya ako, sinagi ko lang sinasabi, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Ganun, ganun na lang, yun na lang lumalabas sa bibig ko, ganun. Tapos yung, nung may kumatok at pumuntang nurse, tinanong niya, kung ano nararamdaman, sabi, dire-diretso na yung sakit, sinayam ulit siya. At yun, dun sa oras na yun, dinala na sila sa baba. Nagulat yung nurse dahil 9 cm na daw. 9 cm na, di ba? 9 cm na daw siya. Dinala na siya sa delivery room. So, yun. Doon na sa delivery room. Kasi nakapa na daw yung ulo. Hindi, 9 cm. Nakakapa na daw. Hindi yun. Pumunta na rin ako. Ako, excited na kinakabahan. Yun yung nararamdaman ko na. Habang naghihintay ako sa labas ng delivery. So, yun. After hour, 4:20, lumabas si baby. Nung narinig ko yung iyak niya, sobrang happy ko na. Tuwan-tuwa na ako. Ako yung daddy na hindi ma-explain kung gaano kasaya. Siyempre, ano, first baby mo eh. Oh. So, yung guys, nung pagkalabas ni baby, so, I'm so very, very happy. Discharge kami, ano, kinabukasan kasi may kailangan pang newborn screening si baby. Yung pagkalabas naman niya, in-injectionan ka agad siya, no? BCG, di ba? BCG. Tapos, nung after kinabukasan, kailangan na siya i-hearing test, tsaka newborn screening. So, yun. 11 na kami nakalabas. Hapon din, na-discharge. At nauwi na namin dito sa bahay. Ganun na nangyari. Yun yung experience ko habang nagle-labor ang aking misis. Na kala ko madali lang kasi si misis naman yung mga anak, hindi ako. Sobrang sobrang sakit lang talaga nung paghawak niya, ganun, pagka kinagat ko. So yun guys, hanggang dito na lang muna tayo, hanggang doon lang muna ating pagkwekwentuhan. Pagpasensya nyo na yung aking kadaldalan at gusto ko lang i-share yung mga naranasan ko being daddy. First daddy. First being daddy. Basta, ganun. First time daddy. First time daddy. Na? Thank you, guys. So, sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe, just click the subscribe button and the notification bell para ma-update kayo at mapanood nyo yung aming mga susunod na video. So, guys, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you on our next video.